Oh, sino ba sa mga kabosay? Welcome po sa channel ko, guys. So for today's vlog, so nandito pa na ako sa garden ko, mga kabosay. So ang video natin na gagawin ngayon, i-share ko sa inyo itong aking mga exposed roots na project na Argao Taiwan, mga kabonsai. So ito, guys, yung isang Argao Taiwan natin na ano ko na, binaklas ko na, tinanggal na natin yung sasako. So bali ito yung tinanim ko dati, mga isang taon na rin mahigit yan na nakatanim dyan. So ito yung isa, binuksan ko na. So ito yung itsura nya, yung gandang exposed roots na ano yan, mga kabonsai, na Argao Taiwan yan, guys. Argao Taiwan. So ganyang kalaki. So gagawin natin ngayon, bubuksan natin itong isa. Titingnan natin kung anong hitsura nung ugat na niyan ngayon, para maayos na natin kagaya nito, mga kabonsai. O so yung, guys, huwag natin patagal ito. Papasukan natin intro ko. Kaya intro, pasok! So yan na nga, mga kabonsai. Yan. So ito yung sako na tinanggal natin. Yan yung sako na yan. So bali ganito din yung kataas. Basta yung isang sako ng bigas yan na pinuno natin ng lupa, river, sandalo, haluna. So after 1 year mahigit, so ganyan na ang itsura niyan. Napakagandang exposed roots ng Argao Taiwan yan, mga kabosyo. Yan. Itong baba na to, ayusin ko pa yan. Medyo pinalakas lang natin ng konti, pero ayusin pa natin yan, guys. So yan ang itsura niya. So hayaan ko lang yan dyan hanggang sa lumaki siya, mas tumaba pa yung mga ugat. So bali yan yung puno niya. Ayan, ganyang kalaki. So ganyan nakataas yan, guys. So parang mother plant na rin natin yan, habang tayo ay may exposed roots na project, mga kabosay. Kaya dun sa mga gusto mag project na exposed roots na Argao Taiwan, so ganito po ang tip ko sa inyo na gawin. Sako, itabi nyo lang sa gilid ng garden nyo, pabayaan nyo lang, gawin yung mother plant. Tapos naka project pa kayo ng ano, may project pa kayo na exposed roots, mga kabonsai. So gawin natin, bubuksan natin to, titingnan natin kung itsura ng mga ugat niya, para maayusin natin, guys. So ito, mayroon pa to. Ayan, oh. Mahaba pa yun, guys, mahaba pa, pero hayaan muna natin dyan. Hayaan muna natin. Yan, napakaganda. So buksan natin itong isa, buksan natin. O so mga kabonsai, buksan na natin itong sako. Tingnan natin kung anong itsura niyan ngayon. Isang taon na rin ito mahigit, guys, isang taon. Ano, bulok na. So medyo maliliit pa yung ugat nito, mga kabonsai. Hindi kagaya dun sa isa na unang binuksan ko. So pero ayusin na rin natin to. Tapos ibabalik ulit natin yung sako dyan. Isalagay ulit natin ulit ng mga lupa, para lumaki pa tong iba. So mga ibang ugat na to sa ibabaw, lalaki pa yan. So ayan, guys. So itong iba, maliliit pa to, kaya kailangan ibalik natin yung sako para mas lumaki. Pero meron ng malalaki to, yung mga yan, oh. So bali halos 2 tangkal na exposed roots ang mangyayari dyan. So ang gagawin natin, ayusin din natin ng parang ganito sa isa. So i-twist natin to, i-twist natin tong pinakang puno niya, para umikot din yung ugat niya, mga kabonsai. Ikot natin, guys, ikutin natin yung ano, puno, para mapilipit din yung ugat. So guys, sa pilipit na natin, siguro mga 3 ikot ng ginawa natin dito sa puno. So medyo nagkaroon ng twist yung mga ugat niya, guys. So gagawin natin, tatalian natin. Nilaglag pala yung salamingo.
tatalian natin. Ayusin na natin yan guys, para hindi sila masyado mag dikit-dikit. Talian natin. So mga kabonsai, so itong ugat na maliliit, eh iikot na rin natin to. Ayusin na natin ito ng lagay. So guys, so ganyan ang itsura niya. Inikot na natin yung mga ugat para medyo twisted siya ng kaunti. Palalakihin lang natin yan para makabuo tayo ng ganito. Ayan. So ito, naunang lumaki yung puno niya kaya malalaki rin yung mga ugat niya. So ito medyo nahuli ng konting lumaki kaya medyo maliliit pa. Pero babalik natin yung ano, lagyan natin ito ng mineral water. Mineral na lang, hindi na yung sako. Mineral water na lang para mas mabilis lumaki yung mga ugat na maliliit. Kasi nakarekta na itong malalaki na to, nakarekta na yan guys. O tumusok na yan sa lupa. Kaya mas mabilis na lang lumaki mga kabonsai. Yan. So itong isa na to, so bali apat yan, apat na project natin na exposure roots yan. So itong malaki na to, kaya siguradong laki na ng ugat ito. So titingnan din natin yan mga kabonsai, bubuksan din natin yan guys. So guys, lagyan natin ng ano, mineral dyan para malagay ulit natin ang lupa. So ganyan lang, butasan ng ano, magkabila. Kabos ay ano, butas. Sibiyakin natin. Basta tatalian lang natin itong mga ugat para hindi masyadong kumalat siya guys. Ganyan lang yan guys. Tapos lalagyan ulit natin ang lupa yan sa loob. Tinanggal natin na lupa, yun ulit ang ilalagay natin.
So guys, bali ganyan lang po. Ganyan lang ang proseso. So hindi pwedeng hindi natin tatanggalin dun sa sako, kasi kapag hinaya lang natin dun sa sako siya na lumaki, lahat ng ugat niya ay tuwid lang pababa, walang masyadong mga galaw. Patsambahan na lang 'yon kung magkaroon, pero kailangan talaga habang hindi pa masyadong malalaki, tanggalin niyo na sa sako, tanggalin niyo na 'yung sako kagaya ng ginawa natin, ayusin niyo na 'yung ugat. Tapos haya ganito. Ganito ang gawin niyo. Kapag hindi pa masyadong malalaki, pwede niyo ibalik 'yung ilagay ulit ng ganito para palakihin. Pero kung malalaki na naman kagaya nito, eh kahit hindi niyo na ibalik 'yung kahit hindi niyo na ibaon ulit sa lupa 'yan, pero nakarekta pa rin sa lupa 'yan mga kabosay para mabilis 'yung paglaki niya. So itong ibang sako na nandito, itong dalawang sako na 'to. Kasunod na natin yung bubuksan para hindi masyadong mahaba yung video natin. So ibang video naman ang gagawin natin din para makita natin. Pero sigurado itong isang malaki na to, itong malaki na to, lalaki na ng ugat niyan. Kaya hindi natin alam kung anong itsura ng ugat niya sa loob. Kaya kailangan buksan na rin to. So no, pinabayaan ko lang to dito, hindi ko na rin masyado silang maintindi. Kaya lumaki na ng ganyan. So bali itong isa na to mga kabonsai, nung binuksan ko yan, lahat yan ay pababa lang ugat, lahat pababa lang, walang mga twist, walang twist yan. So bali ako na lang ang nag-twist yan, inikot ko rin yung puno yan, mga tatlong ikot din ang ginawa natin dyan, kaya nagkaroon ng mga balubaluktot yan. Pero nung binuksan ko yan mga kabongsay, eh walang baluktot yan, puro patuwid lang, pababa lang na ganyan. Kaya kailangan talaga buksan yung sako, ayusin, pag hindi pa malalaki yung sanga, ang ugat, ibalik ulit, lagyan ng ganitong extension pa rin siya. Kung okay naman ang ugat, malalaki na, pwedeng ganito na lang ang gawin yung mga kabonsay. Awesome guys, dami kong sinabi, pinagpapawisan na ako. Awesome mga kabonsay, so tip lang po yan, for sharing lang po itong ginawa natin, for sharing lang yan doon sa mga gustong mag-project ng exposed root. So bali ganito ang ginagawa ko, sa sako ko talaga tinatanim para malaki yung lupa na pagtataniman niya. Yan. Tapos yun, basta yan yung proseso ng ginawa natin mga kabonsay. Sana po eh, may natutunan kayo at sana ay nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayon, sa video natin ngayon. So wala akong cameraman kaya nakaganito tayo. Yan. So hanggang dito na lang po yung vlog natin mga kabonsay. Yun nga, sana ay may natutunan kayo sa bagong vlog natin. Short po, tips lang po yan, binigay ko sa inyo, for sharing lang po yung mga kabonsay. Awesome guys, hanggang dito na lang po muna. Stay safe at syempre, God bless us all po mga kabonsay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you.